Hi everyone! Welcome back again to my channel! This is Diwena Black. So for this video today, nandito na naman tayo sa school. Sinama ako nila amo. Sinama ako kay Poco kasi yung mag-asawa kong amo ay pumunta sa school ng alaga kong panganay. May meeting. Then yung matanda lolo kasama ng alaga kong panganay, may class din siya ngayon, choir class. So ngayon, nag-aantay tayo sa lola na sa labas tayo. So hindi na natin sasayangin ang panahon. Damay, i-share ako sa inyo. Mayroon akong isang subscriber. So ito si Inday, gustong-gusto ko siya kasi bakit? Alam mo yun, kahit nahihirapan siya, humahanap siya ng way kung paano malabanan yun. Sabi niya, Day, yung amo niya, nakakainis daw, pero tinitingnan na lang niya yung bright side, kumbaga kung saan sila mabait, kung saan siya swerte. Kasi ang sabi ko nga lagi sa inyo, yung sitwasyon nyo, Day, huwag nyong i-compare sa mas angat sa inyo, kung sa mas, kumbaga, swinerte sa inyo. I-compare nyo na lang, ay, maswerte pa rin ako. Lagi na lang ganun ang titingnan nyo. Kung lalo-lalo na kung tayo ay, kumbaga, willing natin tumagal sa trabaho or kailangan talaga natin mag-work dito sa kumpok. So, yun na lang ang tingnan natin kung saan tayo swerte. Huwag tayo mag-focus doon sa bagay na nagpapahina lalo ng pakiramdam natin, ng loob natin, kumbaga madadown lalo tayo. So sabi niya, tinitingnan na lang niya na ay maswerte pa ako sa kaysa sa kasama ko doon sa uwa. Doon na lang niya tinitingnan kung saan yung magandang ugali or swerte siya sa amo. So tulad niyan, sabi niya, pagdating daw sa pagluluto, Day, hindi daw masailan yung mga amo niya, napakasimple lang talaga. Ang importante doon ay hindi maalat. So same kami, Day, halos same kami ni Inday ng amo. Kasi ang pagluluto dyan, ako naman, nahirapan naman kasi ako. Hindi ko, ang lasa kasi, di ba maalat kasi yung panlasa ko, Day. So big different talaga, Day. So hindi ko, kakatikim ko, walang lasa sa akin, dagdag ng asin, yun yung mali sa akin. So sa kanya, sabi niya, Day, pagdating naman sa luto, Day, wala akong problema kasi napakasimple lang talaga sa pagluluto nila, wala silang reklamo. Then kahit nga dun sa steam fish, luya lang, wala na, hindi tulad nung nakikita sa mga reels na bonggang-bongga, colorful yung pagkain, depende talaga, Day, sa mapuntahan mong amo. So ako hindi din, ako nakakatikim ng ganyan, nakikita ko sa reels na colorado talaga, kumbaga ang ganda talaga tingnan kasi dito napaka plain lang talaga, Day. So kahit until now, di ba, nagdi-discover ba ako sa pagluluto ba pag si among babae ay kasama sa kakain? Hindi talaga, kasi sasabihin niya sa'yo kung anong sauce lang ang pwede mong ilagay. Pag nag-invento ako, na tulad nung pag si Tanda kasi, yung lolo kasi, mahilig siya sa masarap. So pag si Tanda, marami siyang may mga nilalagay siyang iba. So pag kami lang, akala ko okay lang sa amo ko kay, nakain naman siya pag si lolo yung nagpaplano ng pagkain namin. Pero pag si amo lang at ako lang, si amo yung nagplano ng pagkain, hindi siya papayag. Sabihin niya sa akin, next time, ang gamitin mo lang ay asukal, cornstarch, at tubig, at soy sauce. Four items lang yan, Day. Soy sauce, then asukal, tapos cornstarch, at tubig. So, utawin mo lang yan. Yan na yung pinakapanlasa, Day. So, ganun lang kasimple din daw yung amo niya. So, pagdating naman sa akin, Day, yung steam, Day, wala as in. Hindi siya naglalagay ng ano, hindi kami ako, siya, sa kanya, may luya pa eh. Ako wala talaga kasi pinapakain nila yung alaga ko. Kaya hindi sila naglalagay ng etchik. As in, yung isda lang, basta nahugasan, nakiliskisan mo lang ng mabuti, yun na yun. Ganun lang. So kung gusto nilang mag-sauce, ayan. Sauce, soy sauce at ano, sesame oil. Yan lang yung pinaka-panlasa nila doon. So sa pag-steam, di ba yung iba may pinaka-garnish pa sila, nakikita mo sa reels. So depende sa amo na mapuntahan nyo kung ano ang style nila, kung hindi sila maselan. Pero mostly sa mga Chinese na ano, ang gusto nila napaka-plain lang at walang lasa talaga, dahil tabang talaga at natural talaga. Ayaw nila ng maraming ano. Pero yung lolo dito, mahilig siya. Mahilig siya kaya pag kami lang kakain tulad kagabi, Day, naglagay ako ng something-something. So wala silang reklamo, kumain sila. So nagluto ako ng parang chicken curry, no?
chicken, then tapos may curry sauce doon, so nilagyan ko siya, inad ko na lang siya ng sibuyas at carrot. So ang ganda ng plating ko, 'di ba? Pero pag kay Amo talaga super plain lang. Yun lang yun, yun lang talaga. So ayan, sa mga baguhan, dapat ganito kayo, guys. Huwag niyong titingnan yung sarili niyo na kumbaga down na down kayo, kasi lalo tayong manghina. Kung gusto natin tumagal at natural lang yan, guys, sa una nating kontrata talaga, ha? Ganyan talaga. So meron din akong isang subscriber na nag-send din siya sa akin din ng video. Sabi niya, binidyohan niya yung dalawang look, matanda, mag-asawa na sa kusina. Siya nakikipaglaro ng bata. Sabi niya, dahil yung amo ko, sila yung nagluto. Kasi yung kunyang nila, hindi marunong magluto. So sabi ko sa kanya, dahil ganyan din yung amo ko, dahil. Around Sabado, Paglinggo, ako lang taga-prepare, dahil. Kaya alam niyo, hindi ako confident na wala akong alas ba na panghahawakan ba. So sabi ko, kailangan pa ba nila ng katulong? So di ba, ma-endo na yung kontrata natin ngayong next year, April. So hindi na naman ako confident na ma-renew or something like that. Kasi parang minsan, parang wala ka ng silbi, di ba? So ganun sila, dai. Pagdating naman sa bata, dai, yung mga amo ko, swerte din ako. Kasi sila yung tipong magulang na, di ba, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Biyernes hanggang Biyernes, Lunes hanggang Friday, nag-work sila. So hanggat maaari, ang ginagawa nila, dai, pag Sabado, Linggo, sila talaga yan ang nag-aasikaso ng bata. Kasi nga, di ba, silosa yung ako. Once na nararamdaman niya na na-close na sa akin yung lalo itong bunso ko, yung bunso na alaga ko, kasi iniiba niya yung routine. Kasi one time nga nung baby pa yung alaga ko, doon ko napansin. Kasi itong panganay ko naman, hindi naman kasi tumalapit sa akin, malapit sa akin, dahil kay maldita talaga siya, dahil. So dito ko napansin nung baby pa yung alaga kong maliit, months pa lang. So one time, pinadidi ng amo kong babae, ayaw. Pinadidi ng amo kong lalaki, ayaw. E nung ako nagpadidi, dumede. So may sinabi siya sa asawa niya, pero hindi tayo nakakapagsalita ng Cantonese, pero nakakaintindi na tayo. May mga naintindihan na ako. Pero inano naman niya sa akin, pinaliwanag naman sa akin, ganito ganyan, na what if umalis ka, sila daw yung mahihirapan pag malapit na sa akin yung bata. So iniiba nila yung routine ko, dai. Then one time din na nahulog yung alaga ko, dai, sa crib. Alam mo yun, nagkapobya na kasi ako sa kanya. Kasi two times ko na nga siyang laging na nakikita na munti ka na talaga, dai, na mahulog. Nasasalo ko lang. So andun yung nervyos ko. No, one time naman na nahulog na talaga. Pero hindi ko naman kasalanan kasi nasa kusina na ako. Sila na yung nandun nag-aalaga ng, sila nasa sala. So nilagay ni amo sa crib. So ayun na nga, nahulog. So alam mo yung takbo ko, dahil diretso talaga na parang akala mo anak ko yung nahulog, ganyan. So then diretso ako, pinatahan ko, grabe talaga yung iyak. Then yung tumahan, kinuha ng nanay, umiyak ulit, then gustong bumalik sa akin. So pinilit ng nanay na kunin yung bata. Then sabi niya, mohoy, mohoy, sabi niya ganyan, nagagalit. Then sinara yung pinto nila. So ang ibig sabihin kasi ng mohoy, parang wag daw pumunta sa akin. Yun yung mohoy, mohoy, wag daw pumunta sa akin. So iniba na naman nila yung routine ko. Na before, bago sila dumating sa aking sa bahay, ako ang nagpapadidi, nagpapatulong sa alaga ko. So iniba nila yung routine. Inaantay na si among lalaki, siya na yung nagpapadidi at nagpapatulong ng bata. So iniba nila. So malaking din to sa kanila, kasi meron din akong isang subscriber dati na ang amo niya, kinuha siya para yung papalitan niya, naabutan pa niya. So ngayon, ang nangyari, 2 months lang siya, dahil kasi nga, ang bata napalapit na doon sa unang yaya. Kahit yung magulang, hindi na nakikinig sa magulang, doon na lang sa naunang yaya. So pinagpilian sila ngayon kung sino ang i-stay nila o hindi. Parang umiiwas kasi ng LS yung amo. Kaya kumuha sila ng bago, yung subscriber natin. So pinili nilang magstay yung luma kasi doon malapit yung bata. So nahirapan sila. So may points din naman yung mga amo natin. So ayan. So ayan lang for today's video, day. Basta pag bago pa lang tayo, day, isipin lagi natin yung bright side na lang ng mga amo natin para tumagal tayo. Huwag tayo sa mag-focus na lalong magpapahina ng kalooban natin. So ayan lang for today's video, day. Baka lumabas na yung mga amo ko.
Mamadalay na ngayong bibig ko, di ba? So, I love for this video day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next time. Bye-bye!